Ayan mga vlogs, may nagbigay sa atin ng yung kinukuha namin ng itlog. Bigyan kami ng chicken neck. Ayan. I-pull on natin at magsabaw tayo dyan. O kaya gawing adobo. Ayan. Ilagyan natin asin. Lagyan natin ng tubig yan eh, kaya may asin para mabilis kumulo para sa lasa. Ayan. Lagyan natin ng garlic powder. Ayan. Siyempre ang famous paminta. Ayan. Tapos lagyan din natin ng onion. Tsaka bawang for added flavor and ginger. Ayan, vlogs, ginger, garlic. Lagyan natin tubig. Ngayon na natin ilagay yung onion kasi mabilis naman maluto ang onion. So masarap yung medyo half-cook, hindi yung durog-durog ba na onion. Minsan makover lang itong meat. Tapos pagdurog na lang natin tubig. So medyo nabagawasan ito. Yan mga ka-vlogs, muntik na pumasok yung GoPro dito sa pinapainit nating neck. Chicken neck. Ayan, kumulo na siya. At lagyan natin ng sangkap later on. Palambutin pa natin. Ayan mga vlogs, i-adobo na lang natin. Nagpabalat ako ng patatas. Ito na ang buhok. Sintayin natin hanggang bumaba yung sabaw. Saka natin puntahan. Ayos. Lagyan natin ng bay leaves. Ayan. Tapos lagyan din natin ng star anise for aroma, flavor. Ang dalawa. Lagyan tayo ng chef tuloy. Seasoning for chefs. Chef! Flavor. Yes. Tapos pakaluan natin ulit. Hanggang lumambot ng patatas at ang chicken necks. Yung mga vlogs, ginawa ko na lang parang soup na may chickpeas, patatas. Ayan. Talo-talo na yan. Parang may sabaw. Soup ba? Sarap niyan. Ayan, lagyan ko naman din ng noodles para pansit style. Ayan. Lagyan natin ng patis. Lagyan natin sabaw. Malin naman. Mga vlogs, nagbilid tayo ng ating na lawnmower na
grass tip, pang dry na dry. Para medyo mag-green muna. Pero ayan o. Malapit ng fall. Nag-start na mag-yellow ang dahon. Ayan. Okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang buhay. At don't dwell on the past. Just keep on going. Ika nga ng Toyota. Keep on moving forward. Ayan. So, hindi na de-define yung sarili mo sa past mo. You have to always move forward. Yeah. And move on. Okay? Yan mga vlogs ang araw natin. May mga nagpapa ano ng aso dito eh. Papalakad ng aso. Yan. May mga ang daming namatay ngayon na ano eh. Pine tree. Ano kung bakit. Mas ano ata ngayon eh. Mas biglang init. Nung summer, nung winter time kasi may mga space in between na days na medyo warm na plus 11 ganyan, tapos biglang lalamig ganyan. So very volatile ang temperature, taas baba, taas baba. Pero ngayong ano, summer, mainit, mainit. Yung parang ano lang siya, steady na mainit, pero ano pa rin, tawag nito, ayun, tayo na naman yung bear dito. Marami, maraming beses ano pa rin, marami pa rin dali. Ay mga vlogs, yan, hindi pa rin nabebenta yung mga 1940s ata yan na house eh. Tignan ko yan sa loob eh, lumang-luma na. Yung mga insulation tsaka yung mga tubo ay parang bibigay na ba. So, ayaw ko kung kailan mabebenta yan. Luma na eh. So marami din na yung mga nag-tourist hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng ano, ng Lamia. Maraming na-delay. Pero yung mga temporary foreign worker, meron silang RAP parang para sa mga employer. Mas mabilis na ang pag-process ng Lamia pag dumating ka dito na temporary foreign worker. Pero pagka ano ka, Canadian tourist visa, eh parang medyo matagal ano. Yung iba extend na ng kanilang tourist visa para lang, you know, magkaroon ulit ng opportunity. Kasi time ang ano mo, ang inhabol mo sa pagkakaroon ng ano, ng Lamia. Tapos na may naano pa ako na yung iba nagbabayad ng fee sa employer na pwedeng mag sponsor ng Lamia. It's more than triple sa price ng Lamia, no? I think the Lamia right now is 1500. I'm hearing na around 6,000-7,000 ang charge ng mga employer na yon sa
doon sa nag-a-apply ng Lamia. So I don't know kung paano nila babayaran yun, but that's a shame, ano? Parang at the same time nagiging business ba yung pagkakaroon ng Lamia. May mga loopholes around that, di ba? Pero sinasabi ng government dapat walang ganung mga pag-aabuso. But legally meron din namang mga loopholes na you could go around it, so we can't blame them actually. So right, so yan mga vlogs. Good morning mga vlogs, pasok na naman tayo. May beer daw dito sa likod eh nung bago ako umalis. Ayan ang araw, kulay orange dahil sa usok. May sunog kata dito sa downtown kanina, mga umaga nakakita lang namin sa news. Ayan, medyo mausok talaga. Buhay nga naman, daming pag-usok, pagsubok. Ayan. Ayan mga ka-vlogs, pagod tayo. Nag-empty tayo ng mga shelf. Itong mga to, kailangan i-empty itong mga to. Yung ibang mga nabilang ko na ililipat sa locker. So ito mga old parts, tatapon na yan. Ayan mga ka-vlogs, ano, tapos lang ang ating pagtatapon ng mga old used parts, not used parts but yung mga low value at saka yung mga parts na luma na. Yung mga kasi yung mga bagong kagaya ng school ngayon, bago na yung mga machines nila, yung latest. So yung mga spare old parts ay tinapon na namin para mabigyang space sa susunod na mga parts. Yan, so sa pagtrabaho dito sa Canada, kailangan consistent ka, no? Depende, like kung binabayaran ka ng annual salary, then annual din yung mindset mo na mag-perform, ano? Pero in between there, meron ka namang vacation, you know. Sa mga regularly 2 weeks, yan. Pero ibang kumpanya nag-i-start ng 3 weeks, yan. Tapos eventually pagka tumagal-tagal ka, magdagdag sila ng another week. So yeah, so I'm on the 4 weeks now, my 10th year. Tapos pag 12 years na ata is dadagdag na naman, no, another week. So that's a maximum you can get, I think 5 weeks, yeah. Sa Europe, no, they start you with 5 weeks right away. That's what I heard, like in Switzerland. So mas marami silang ano doon, bakasyon kaysa dito sa North America, Canada and US. So yun ang vacation policy ng Europe. Yan, mas involved sila sa mga work-life balance. Ang pinaka masipag na workers, I think yung mga Japanese, I think, they go from like 6 in the morning until evening. Just work, straight work, right? So yun, stressful yung ganong klaseng pagtatrabaho. Pero may mga
belief naman sila na yung mga kaisen, mga ganyan, no? So, ayan, medyo sumasakit na naman ulo ko sa pagka nag-move ka tapos bigla kang magpapahinga, parang ano, no, some reason. Yeah, I need an MRI. Still waiting for the MRI from the hospital, so trying to wait for their call. Si Esme, no, naghintay siya ilang months, tapos for her wrist MRI, kasi na MRI siya sa shoulder, pero yung wrist yung kanyang nirereklamo, so nireschedule na ulit na naman pala. So parang minsan hindi na lang gawin yung ano, no, yung kung nandung ka na on the spot, no, saan mo gusto yung para maisana, di ba? But kung ano yung sinabi ng doktor, yun lang gagawin kasi ng ano, eh, yung mag-scan. So tapos ulitin na naman pagka nagkamali. So yun ang kaibahan dito. May napanood akong vlog na yun nga, free nga daw yung healthcare dito sa Canada, but you're waiting for a long time, right? So, and the US, kaya lumipat siya sa US eh, Canadian siya. And the US is, you pay for it, but you get what you pay for, like worth it naman daw. And your health is, it doesn't supposed to wait for any of these, you know, because time is against you pagka yung tumatagal yung paggamot mo, is yung time dapat right away, right? Because it's your health and you're aging by the minute. Yeah, so yun lang ang point niya din. Yung...